Hello, good day mga lads. Ayun mga lads eh. So, napansin nyo is na dito tayo sa bahay mga lads. So, itong bahay na to is matagal hindi natigilan to. So, inabando na itong bahay na to mga lads. Then, lalagyan natin electrical wiring. Mag-insulation tayo ng electrical. So, yung mga wiring nito is nangawala na mga lads. So, halos pinagnanakaw na yung mga electrical wiring nito. Pinapagawa ng may-ari. Then, ang gusto niya is hindi na iano doon sa mga kisame. So gusto niya kasi is mapamadali na rin yung pagkakabit. So hindi na tayo magbubukas ng mga kisame mga lads. So ang gagamitin natin is yung as usual na ginagamit natin pag mga surface mount lang yung ginagamit natin. Mga trunking mga lads. So ayun mga lads, trunking. So naglagay tayo ng trunking, then surface mount ng mga utility boxes. Ayan. So, surface mount utility boxes para sa mga trunking mga lads. Makita nyo is may junction box na isa mga lads. So, yan yung butas papunta dun sa main. So, kaya naglagay tayong junction box yan. Sabi ko is pinturahan na lang yan ng white. Kung anong kulay yung papipintura nila dito sa bahay, is yun na lang yung papipintura natin dyan sa junction box na yan. Ayun mga lads, trunking lang yan. So, ayun mga lads, trunking. So, naglalagay tayo ng junction box para sa mga connection point ng kabilang sides mga lads. Katulad dito sa side na to, then papunta dito sa side na to. So, yung mga tumatawi. Then, connection box yan sa mga circuit dito sa room na to. Ayun mga lads. So, ano ba natin kukumpitin dun sa labor mga lads? So, ang labor is depende dun sa ano nyo, sa kalakaran ng per butas yung mga lads. So, dito sa amin is per butas yung bayaran dito mga lads, pag mga ganito mga electrical works. So, depende na lang yan dun sa inyong magiging contract dun sa gagawa nyo. Kung malaki yung gagawin nyo or katulad dito is maliit lang ito mga lads. So, unang yung gagawin is bibilangin nyo yung ilaw mga lads. So, katulad dito is sala ito mga lads. Ito sala. Then, katulad yan, may mga existing na yan dati. Katulad yung may existing na. So, i-condemn na natin existing. Di na natin bubuksan ang kisame. Para mapadali lang yung trabaho natin. So, bilang na ilaw, isa, dalawa, sa labas, tatlo, dalawang kwarto, apat, lima. Ay, mga lahat, di lima. So, dito sa may CR, anim. Dito sa may kainan, pito. Then, dito sa kitchen, walo. Then, maglalagay tayo dito sa labas. Then, maglalagay tayo dito sa labas, mga lads. Lalagay natin na isang ilaw yan. So, ilang mga lads, bilangin yung ilaw, bilangin nyo yung outlet na ipapalagay, katulad yan, mga dating pinaglagyan na outlet yon. So, yung dating nakalagay dito is yung mga conventional outlet lang na maliliit yan. So, itong ginamit natin, utility box yan para surface mount. So, bilangin yung outlet mga lads, katulad yan, 1, 2, 3, 4, 5, dalawang outlet sa kwarto, dalawang outlet sa kwarto, then dalawang outlet dito. So, isa para dito sa may kitchen, then isa para dun sa lagay ng rep. So, ayun lang mga lads eh. So, ang binibilang ko sa spare butas ko isang ilaw mga lads. So, kung ilan yung ilaw na ilalagay ko, example, katulad nito, dalawang ilaw nito mga lads. Isa dito, then isa dun. So, dalawang ilaw yun, dalawang butas, dalawang switch. So, ang bilang ko dyan is dalawang butas. I mean, sa tugang switch. Trigang kasi ilalagay dyan mga lads, yan. Trigang yan. Yung isa niyan sa labas. Then dito. So, ang inaano kong butas niyan is, yung trigang niyan is tatlong butas siya mga lads. Kasi tatlong ilaw yan. Dito sa loob, isang ilaw. So, isang butas yon. Same din dito. So, dito is maglalagay dito. Trigang ilalagay dito. Isang ilaw dito. Isang ilaw dito. Then, yung ilaw na para sa labas is dito makokontrol. So, trigang yan. So, tatlong butas yan. Tatlong butas yon. So, ilan na? Anim. Then, sa kwarto, isa, dalawa, walo. Then, siyam yun sa CR. Ay, mga lodi, ganyan yung pagbilang ko ng per butas ko. So, dun sa pricing nyo ng per butas, kung bago palang tinatayo yung bahay mga lods, sa cement, concrete house. So, mag-chipping tayo dyan mag-ano. Ang ginagamit ko na per butas dyan is 500 mga lads. So, 500 ang kalakaran dito sa lugar namin. So, halos beside Manila lang kami mga lads. So,
500 yung mga ganong singilan sa mga newly construct, then magchi-chipping tayo, then mag kung anong mga babukpakin natin, mga ganong style ba. So, pag mga ganito na molding lang, katulad niya, mga molding-molding lang yung mga lati. So, binababa ko yun dun sa 500 mga lati. So, surface mount lang yung ano natin, wala tayong mga chi-chippingin dito. So, pag sa mga ganito, is depende na lang yun dun sa magpapagawa. Bali, may mga circuit breaker to. So, yung circuit breaker is hindi na natin chinacharge yun. Kasi, may dati na yun, iaayos lang natin mga lati. Sorry mga lati, kung preparation nyo sa circuit breaker, so, every circuit nun is 500 din yung singilan ko din sa lugar namin, sa amin. So, every circuit, 500. Yun lang mga lati, dun sa panel, depende yun dun sa gagawin nyo mga lods. Kung alam nyo na medyo malaki-laki yung gagawin nyo, is charge nyo rin yung installation ng panel, then as per circuit nung gagamitin yung circuit para dun sa panel na yun. Ay mga lati, ganun lang. So, bigyan ko kayo ng idea paano ko kinukuha yung mga katulad dito, yung mga sukat-sukat ng wires, sukat ng mga trunking natin. So, sukatin nyo lang yung floor area mga lods. So, from dito sa side na to, papunta doon, ilan yung sukat nyan. From dito, then papunta doon, ilan ang sukat. So, nakikita nyo naman yung division ng room tsaka ng sala mga lods. Katulad yan, nakikita nyo yan. So, na ano nyo yan sa isip nyo, pwede nyo i-drawing yan, then sukatan nyo yung mga layout ng floor area. So ako kasi, is kinukuha ko yung haba lang tsaka yung width nung floor area. Then, i-imaginein ko lang yung mga ibang ano yan, kung saan papunta yung ilaw, kung saan papunta yung mga outlet. Then tsaka kukukomputin yung sa trunking natin. So ganito yung magiging computation nung sa trunking and sa wire mount. So, alam nyo naman yung haba nung floor area, alam nyo naman yung width ng floor area. So, yun yung magiging basehan nyo para magdagdag-dagdag kayo doon sa mga tatakbuhan ng mga wires nyo, ang tatakbuhan ng mga tracking nyo. Mamaya na lang ulit. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Hit yung notification bell para manotify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na in-upload ko mga lods. Tuloy na natin yung trabaho dito. So, basic na basic na trabaho lang ito mga lods. Ang electrical is napaka basic lang yung mga lati. So isang switch, isang ilaw, ganun lang mga gamit niyan, outlet. Then yung bilang lang nun yung magiging dami nung sa bahay. Example, dalawa yung room o so dalawang light switch, light and switch. So magiging dalawa yun. Sa sala, sa CR, sa kitchen, sa labas. So basic na basic, yung wiring niya, yung determination na ginagawa natin, yung splices na ginagawa natin is very basic mga lods. Iisa at iisa lang yung ginagawa natin na pamamaraan para dun sa mga bagay na yung mga lods. So yung mga lods, so gagawin ko muna to, tapusin ko na to. Inaano ko to ng 2 days lang is matapos ko to. So maliit lang to mga lods.